Teka lang ha, mag-present lang ako. Sorry, medyo na-late ako. Pina-follow up na ako ni Miss Naluz. Baka excited na. Ayun, may mga profile picture na 05. Tama ba? Na nasa 08 na kayo. Palta na. Okay, dati kasi black ata yung 5. Pero ang iba napasama dito. No, bakit napasama dito? Maraming naiwan. Okay, anyways. So, maraming familiar names naman, no? Marami sa inyo ay student ko na before sa Machine Elements. Okay, some of you are my former students in thermodynamics, tama, thermodynamics 1. So, alam ko naman, kilala nyo na ako. So, I will be your instructor for ME417 refrigeration systems, okay? So, for our course, ME417, course title niya, refrigeration systems. Course classification, this is a fundamental ME course. So, bakit mahalaga na malaman yung fundamental yan? Yan kasi ang mga gagamitin yung field of expertise pagka nandudo na kayo sa professional courses like industrial plant engineering. No? Kasi itong refrigeration system is just a part of the whole context of industrial plant design. Okay? So kaya, ganoon na lang, bakit siya mahalaga? Units nito, 3 units lecture tayo, prerequisite niya, heat transfer. It is understood also that you have gained the knowledge required sa heat transfer na gagamitin nyo dito sa refrigeration systems. Wait lang ha. Okay, first tayo. So for a more broader information about the course, you can refer to CHED Memorandum Order Number 97, Series of 2017. So kung ano naman yung i-discuss ko ngayon, lahat ng doon, ano? Medyo ni-revise ko lang na konti to fit our requirements. Ano, kasi dito, meron na tayo mga design evaluation and development of the design context. Kumbaga, gagawa na tayo ng design output data. Okay? So, isa pa ang sasabihin ko, ang ME417 is times 3 of the weight of machine elements. Okay? So, bakit siya times 3? Mamaya, explain ko kung bakit. Okay, highlights of the course description, ano ba yung mga pag-uusapan natin along the way, ano yung mga matututunan nyo, at ano yung mga required output. So, the first one is the study of theories and principle of mechanical cooling or refrigeration. So, walang ibang engineering discipline na nag-handle ng HVAC and R. Okay, tayo lang mechanical. Bakit? Kasi nasa sa atin yung thermophysical science, thermofluid calculation, thermofluid design, no? Kasi ang major natin dito, isa sa major natin is the thermodynamics. Okay? Hindi ko lang alam kung meron ng specialized engineering discipline relating to refrigeration engineering. Pero I think wala pa. No? Kaya tayo yung nag-handle niyan. Tayo yung kayang mag-design. No? Tayo yung nakakapag-interpret ng mga design, etc. Okay? Then, after dealing with the theories and principle, we will be introducing the system classification, ano yung iba't ibang configuration of refrigeration system, ano yung mga components na ginagamit nila, and necessary thermodynamic cycle calculation, since dito, cycle na yung pag-uusapan natin, not just a process. So, kailangan natin ng proper review ng ating mga thermodynamic equation, especially doon sa mga process, isobaric, isometric, isothermal, isentropic, etc. Okay? Review natin yun. Yun din ang ating mga gagamitin dito.
But since we will be dealing with steady state devices, no, simple lang naman ang calculation ng energy doon, no? Simple lang naman yung calculation ng mga heat doon. So along the way, ma-encounter natin doon. And lastly, the application to industrial refrigeration. Kasi gagawa kayo ng mini industrial plant, kumbaga. So mini, since part lang ng industrial plant yung gagawin mo. Ang refrigeration system lang. So pagpunta nyo doon sa mga professional courses, diyan na yung tinatawag nating full context of the design, no? Kasi yung refrigeration doon, part lang, kumbaga nasa isang tabi lang siya. Ano pa yung ibang elements of an industrial plant design? You have the heat exchanger design, no? You have the material handling, wastewater treatment, okay? And napakarami pa. Fire protection, plumbing. Okay, so ito, preparation lang, preparatory course before you take your professional courses. Okay, so for the specific ILO, nga pala kung gusto nyong i-record yung meeting, okay lang. I will allow you to do so. No, basta hingi lang na consent doon sa ibang nandito sa meeting para at least legal yung gagawin. Okay? Sige po, sir. Thank you po. Sige. So, level of ILO, Intended Learning Outcomes. Ito yung nakalagay naman natin sa syllabus. Tinanong ko lang dito, sinummarize ko lang. Okay? So, kung doon sa machine elements, nakakakita kayo ng understanding, dito wala na. No, nagsisimula yung pinakamababang ILO level natin sa apply. Meaning, computational task yung gagawin nyo. No, wala diyang lalabas na definition of terms, true or false sa exam, ano pa yung usual na nalabas dati, identification, okay, something like that. Kasi apply na to. Ano ba ang meaning ng apply? So, you use the equation na nalaman nyo from the past studies, sa mga heat transfer, and resolve yung problem. I-apply yung equation na yun. Kumbaga, to solve such problem, i-box yung final answer, okay na. Pwede na yan for ILO 1. But for ILO 2, no, in terms of analyzation of the problem, dito, magdo-draw out kayo ng conclusion out of your answer. Kumbaga, ginamit nyo yung equation, nakapagpalabas kayo ng answer, hindi lang basta ibabox yun. I-explain nyo ano ba yung significance ng value na inyong nasolve. Okay? So, ILO 1, apply the knowledge of mass and heat transfer to solve problems in refrigeration systems. And ILO 2, analyze problems involving different types and components of refrigeration systems. So, ito, magkatabi to. Kasi, yan yung ating gagamiting ILO for exams. Okay, ito yung mapping nila. For midterm exam, hati. 50-50 yung ILO 1 and ILO 2. Okay, meaning, halimbawa, 1 to 100 yung raw score dyan. 50 points ay nakakonsentrate sa application. So, purely problem solving. Okay, mag-apply lang kayo ng formula, okay na. Masagot nyo yung correct answer, tama na yun. But with ILO 2, kailangan i-explain nyo. So, mag-draw out kayo ng conclusion. Or kung baga, mag-gawa kayo ng recommendation kung necessary. Okay? Para makuha nyo yung proper points for ILO 2. So, midterm and final exam na come up dyan. Okay, what else? We have the ILO 3. So, much even higher doon sa analysis and application. So, evaluate open-ended engineering problems in refrigeration systems, which involves critical evaluation of design, components, and system operations. So, evaluate, ano yung pinagkaiba nyo doon sa analysis? Let's say I will be giving you some design problem. No? Alamin nyo, babasahin nyo yung full context of the problem. So, solve nyo. Magdodraw out kayo ng conclusion, magbibigay kayo ng recommendation, then i-redesign nyo. Okay? Magagawa kayo ng redesign of a system.
then isosolve nyo uli. Kasi ini-evaluate nyo na, kumbaga. So, halimbawa, optimization yan. Kailangan i-optimize yung certain equipment inside the system. Ayun, ini-evaluate nyo na yun. Okay? And usually, itong ILO 3, hindi nyo kakayanin yan sa exam. Kasi napakabigat niyan. Kaya yung ILO 3, i-concentrate ko sa exercises. Ito. 100% of ILO 3 goes to exercises. Okay? So ano yung mga possible na lumabas dyang assessment? Problem sets. Kasi hindi ko naman kayo bibigyan kaagad-agad ng evaluation. Nakakabingi yun. Pagka, or lalo na kayo ay nagsisimula pa lang. No? Nasa introduction pa lang kayo ng course. So, siguro sa mga paunang week, problem sets muna yung aking ibibigay. But along the way, pagka na-develop natin yung skills, okay, yung mga knowledge na kailangan natin, na-develop na natin, no, unti-unti, so doon ko na kayo bibigyan. Starting, halimbawa, siguro mga fifth or sixth week. Yan. Bibigyan ko na kayo ng mga design problem, design paper, article paper na babasahin, no? And i-evaluate. Magagawa ng recommendation, magre-redesign ang system. And isosolve as well. Okay? So, it will be given every end of the lesson chapter. So, yung mga paunang week siguro, problem set muna. Habang nagde-develop pa ng skill set na kailangan dito. Okay? Then, lastly, we have the ILO 4. So, ILO 4, develop a complete design. Complete. So, hindi yung kulang-kulang. No? Halimbawa, ilang mm yung kapal ng manuscript, eh baka hindi kompleto yan, no? Okay? So mamaya, i-discuss ko kung ano yung mga magiging laman ng inyong design project. No? So, una pa lang, i-discuss ko na. Dahil ayaw ko na sa huli, maghahabulan tayo, late ang mga pagpapasa. No? Hindi nakaka-target on time. Okay? Kasi una pa lang, sasabihin ko na sa inyo, times 3 ito, noong previous assessment na ginawa ko. So develop a complete design of a cold storage or ice plant or any industrial application of refrigeration system excluding air conditioning. Kasi may sadyang course tayo for air conditioning and ventilation systems. So ito, nakapokus lang doon sa mga process plant, kumbaga. Halimbawa, cold storage system. Okay? Meat storage. Or kaya mga ice plant, pwede. Or yung mga refrigeration system na ginagamit sa production and manufacturing sa pag-handle ng mga product to prolong the shelf life of the product. Okay? So, itong ILO 4 groupings to. Kumbaga, group of 5. So, dahil kayo ay 45, meron ditong siyam na grupo na tigpa 5. So, yun yung ating mga level of ILO. So, beware of the sentencing na ginamit natin dyan, yung mga keywords na ginamit natin, dahil yan yung magde-determine kung gaano kahirap or gaano kataas yung evaluation type na gagawin natin. Okay? Nag-start na tayo with apply, then up to develop. And as you go along, doon sa inyong mga future courses, this is much even higher. Siguro, yung iba nagsisimula sa analysis, develop na ang mga, ano, kumbaga yung mga matataas, pero wala na kayong apply doon. Or lahat, develop. Evaluate and develop na lang. Lalo na sa mga project study. Lalo na sa mga professional courses like power plant and industrial plant engineering. Okay? So ito yung ating mapping. So nandiyan na rin naman yung weight. Percentages, 25 for midterm and finals, 20% yung exercises, 30% yung design project. No? So, pinakamataas yung design project, kaya ayusin nyo na ito. No? Para kung gusto talagang makatapos ng walang problema, ay ayusin. Okay?
So midterm and final exam is a reinforcing assessment. Kumbaga, ito yung magre-reinforce para makapag-develop kayo at makapag-evaluate. Okay, then itong sa exercises and design project, siya ay demonstrable. Magde-demonstrate kayo ng clear understanding. Ay, gaya ng sinasabi natin doon sa ILO statement. Evaluate, mag-develop. Okay, maliwanag ba? May katanungan so far? None so far po. Okay, sige, tuloy tayo. How about the SO mapping? Maliwanag ko lang yung highlight ng syllabus. So, may tatlong SO kayo or student outcomes na kailangan ma-meet before you pass the course. Okay? Ang una, SO1. So, sino yung mga nakamap sa SO1? Usually, yung mga problem-solving assessments natin. Itong midterm, finals, and exercises. Dahil lang sinasabi ng SO1, this gauge your ability to identify, formulate, and solve complex engineering problems by applying principle of engineering sciences and mathematics. Kumbaga, kapag halimbawa medyo mababa yung inyong SO1, abay, baka hindi kayang mag-identify, mag-formulate, at mag-solve ng complex engineering problems. Hindi lang ito basta engineering problems. Complex siya. Okay? So next, we have the design project na kamap siya sa SO2 and SO5. So itong mga sinasabi natin dito, bakit natin ina-explain yung mapping niya sa SO? Kasi ito rin yung nagde-determine kung anong type of assessment task yung gagawin natin. Halimbawa, dito sa SO1, okay, pure problem solving siya. Okay? So dito sa SO2, design project, ano ba ang sinasabi ng SO2? Ability to apply engineering design to produce solution that meet specified needs. So doon napapasok yung development of your complete refrigeration system design. Okay? Eh bakit po may SO5 pa? So si SO5 naman, siya yung ability to function effectively on a team. Kumbaga, groupings yan. Okay, dito pumapasok yung tinatawag nating peer assessment. So, hindi ko lang siguro na i-present itong SO mapping sa inyo last semester, pero may SO5 yun. Okay, yung mga design project. Kaya, nag-conduct tayo ng peer assessment for that. No? Usually, hinahati ko yan, 60-40. 60 yung output, 40 yung peer assessment. Okay? So, mamaya, review natin kung makakaabot tayo doon sa rubrics. Pero kung hindi, ituloy na lang natin bukas. Kulang kasi yung 1 hour dito. Okay, for CPA, cognitive, psychomotor, affective, lahat sila naka-map with cognitive skills. Kasi pure problem solving yan. Although design project, nagsosolve kayo ng problem doon. Nag-i-establish kayo ng design to solve a specific engineering problem. Hindi naman psychomotor, hindi naman kayo magsasayaw dyan, no? Hindi naman affective, hindi naman kayo magdadrama dyan, no? Although, during your proposal, I will be needing your dramatization of the problem, no? Idadramatize nyo pagka kayo ay nag-propose, kumbaga. Okay? Kailangan mabigat yung inyong clauses doon. Bakit kayo nag-come up with such proposal. Okay? So mamaya, after ng ating class, siguro mag-form na kayo ng group. Kayo na lang ang bahala. Hindi ko na kayo irarumble. No? So kung gusto nyo, kung sino na lang gustong magkakasama, walang problema. Basta group of 5 yan. Okay? So sige. Dito tayo sa course outline. Introduction. So yun ang ating nabanggit, yung highlight of our syllabus. Yun lang naman ang mahalaga doon. Discussion of final course tasks or yung ating design project. Sige, simulan natin ngayon. Since ayaw ko na naman na at the end of the semester ay na-delay yung submission. Nasaan ba yun?
Teka lang ha, nawala ata yung top. Ah, ito. Okay, so una pa lang, i-discuss na natin para aware kayo kung ano yung mga gagawin nyo dito sa design project. Okay, rubrics muna. Gaya ng sinabi ko kanina sa mapping, dalawa yung magiging assessment ng inyong design project. One is the SO2, yung ability to produce design, something like that. And SO5, ability to function effectively on a team. So dyan pumapasok yung ating peer assessment. So yung 30% na design project, mahahati sa dalawang component. Ito ang una, 60%, at yung pangalawa, 40%. And para naman maging, hindi masyadong maging subjective, or hindi talaga maging subjective yung ating pag-evaluate, yung 60% na yan, may corresponding component pa behind. Okay, or under ng 60%. So, paano ba chine-check yung inyong design output? Alam ba, yung full manuscript nyo na sobrang nipis. Una, the design project clearly demonstrate the understanding of the major context of LAT system design and its engineering aspects. It is supported by fundamental analysis and pertinent calculation. And nung makita ko naman yung paper, eh, hinulaan lang yung ibang value. No? Okay? Yung iba, eh, nag-assume lang. Hindi naman pwedeng ganun. Kailangan, meron kayong basis. Okay? Meron kayong engineering calculation na gagawin dyan. No? Related to the courses that you have taken. You have your heat transfer. So, ipakita yung demonstration of the skills na nag-gain in heat transfer. So ngayon, nag-aaral tayo ng refrigeration engineering, refrigeration system. So ipakita, no, yung understanding of the calculation technique na ginagawa natin during the discussion. Okay? And ito kasi triangulation yan. During defense, itatanong ko kung naintindihan ka. So in random yun. Kaya kapag halimbawa yung isa hindi nakasagot, ito mababa na ito. Maapektuhan yan. Okay, another component of your design output. The basic design or basic system design was applied in the formation of the whole context of refrigeration system. Okay, using the pertinent engineering design such as code. Okay, you have your calculated sizes. You have your layout, plant layout, pero doon ba talaga ilalagay yung boiler? Doon ba talaga yung proper position of the evaporator? Nasa saan yung mga drip water? Saan dapat pumupunta yan? As per code. Okay, so later on, bibigyan ko kayo, or along the way, bibigyan ko kayo ng tinatawag na engineering design process para guided kayo kung paano ba kayo mag-i-start. At ano yung mga process na gagawin nyo before you come up with your output. Okay? O, nandito yan. So, next. Criteria number 3 for design output. Plans and specification was completely elaborated in the final manuscript. Hindi yung chikang ano lang, chikang design. Basta lang nakagawa ng design. Nasa proper template yan. So, so, i-guide ko naman kayo kung saan makukunin yun. Moreover, lahat naman yun nasa PMA code. Ano yung mga text size, ano yung mga proper size, standard paper size, kung saan yung ipa-plot, and ano yung mga standard title block na ginagamit. So, nandoon yun sa PMA code. Okay? So, baka mamaya, chikang drawing lang, hindi pa pwede. Okay? So, ayaw ko nang maulit yung nakaraan. So, gandahan na. Please. Okay? Kung kailangan kumpleto, kumpletuhin. At nang hindi na magka-problema sa huli. Okay? So next is the economic analysis leading to design optimization and trade-off selection has been carefully plotted and analyzed. So dahil tinatamad-tamad doon sa design trade-off, dalawa lang yung ginawa, pero ang minimum required ko, tatlo. Okay? Mamaya, pag-usapan natin doon sa content of design project.
kung ano yung mga design trade-off na sinasabi natin. Then 5% of your 60% is the proper format, proper paper format ng inyong gagawing manuscript. So thesis wise to. Okay, kapag sinabing thesis wise, ano ba yung mga element, core element of your thesis paper? Nandiyan yung background of the problem, nandiyan yung mga synthesis, nandiyan yung mga objectives, nandiyan yung mga conceptual paradigm, something like that. So, kompleto dapat yung elements na i-discuss natin dito sa content, no? So, diyan natin ang hati-hati yung 60% for your design output. And another one is the criteria for checking, which goes to your peer assessment. Kasi kailangan nating ma-evaluate yung SO5. Okay? So, ang iba sa inyo, ang ginawa last time, ay nang hula na lang. 5-5-5 na lang ang ginawa dito. Ayun, tinatamad na ako magbasa. Eh, sa tunay naman, eh, hindi naman talaga tumulong yung isa. Naging perfect ng evaluation. So, kung hindi talaga, ano, kung hindi talaga tumulong, eh, hindi bigyan nyo ng corresponding grade. Okay? Kaya nga, ginagawa ko siya in Google Form para hindi nyo nakikita. So, wala silang alam kung ano talaga yung kanilang score. You know, maliban na lang kung sinabi nyo, ay ganito ko in-evaluate ikaw, ito yung mga score ko sa iyo. Okay, kaya nga confidential yun. So, makikita nyo lang yung summary. Kumbaga. Okay? Dahil halimbawa, ay mababa pala yung game rate mo, nagkaalit sa'yo, nagka-personalan. Wala na ako magagawa dyan. Kaya nga sa Google Form ko siya kinukunda. Okay? Ano ba yung mga element ng peer assessment? Participation, unang-una na, hindi nagpa-participate. Pero paano nyo ba ito i-evaluate reliably? Halimbawa, meron kayong 15 meetings. Tatlo lang yung inattendan niya doon sa online meetings or face-to-face meetings during the discussion of your final project. O di iskuran nyo, 1 is to 5. O 3 out of ano lang yun, 3 out of 15 lang. Okay? Willingness to discuss the ideas to others. Diba, tinatanong nyo, hindi naman magbigay ng idea. Pero kapag kamali, saka siya magko-comment, hindi pwedeng ganun. Or kaya, yung iba, ang sinasabi, ay ako na lang ang gagawa na rin lahat. Hindi naman kayo maasahan. Ganun din yun. Hindi ka rin willing na i-discuss yung idea to others. Cooperation with other group members. Nakikioperate ba? May interest ba and enthusiasm in the project? Baka tinatanong nyo, eh, sabi, ala, eh, ari muna ang gagawin ko. Yung pang combustion. Yun munang pang, ano, pang ibang subject muna, ibang courses muna ang aking gagawin. Hindi ko priority yung refrigeration engineering. No? Then participation in leading or facilitating the discussion. Itong sa leading and facilitating the discussion, hindi ito yung bida-bida. No? Nagli-lead ka nga ng discussion, pero wala naman kayong na-po-formulate na idea. No? Dahil bida-bida. Huwag na yan. Huwag ganun. Naisipin nyo, dapat value added yung inyong mga sinasabing concept. Dapat value adding sa project yung inyong ginagamit or ibinibigay na suggestion. Kumbaga. Okay? And next, able to submit the assigned deliverables on time. Nakakapag-submit ba on time? Baka mamaya magde-defense na, hindi pa napiprint. Eh, ikaw yung naka-unsign sa printing. Baka mamaya ipiprint na, wala pa yung design. Aba, ihabol mo yan. No? Dahil pagka hindi yan inihabol, ay ito, pababa ito. Okay? Wala yung plans and specifications, zero na agad yung 20%. Sayang naman. No? And ease and familiarity with discussion material. Pagka tinanong during defense, hindi naman pala alam yung nakasulat sa PowerPoint kasi hindi siya naggawa. Or hindi man lang na cooperate noong
nagfa-final discussion na. Okay? So kayo ang bahalang mag-grade sa inyong mga sarili, sa inyong mga grupo. So, meron naman tayong pointing scheme dito. So one, most of the requirements are not met, and five, exceed the requirements. So again, nape-perfect lang yan pag talagang nagsipag kayo dito. No? Halimbawa, medyo mababa yung design output pero mataas yung peer assessment. Aba, malaking hatak yan, sinasabi ko. Okay? Malaking hatak yan kasi 40% yung peer assessment. So ano yung mga content of design project na kailangan yung i-take note aside from the grading? So inuna ko na itong sa grading. Pero ano ba yung gigrade natin? Ito siya, yung content. Okay. So thesis type formatting, preliminary pages ng Jajan, chapter 1 ng Jajan din, introduction. Chapter 2, yung review of related literature ng Jajan din. Ang naiba lang yung chapter 3 and chapter 4. Yung chapter 3 kasi dyan ay system calculation, wherein in your project study, I think chapter 3 is methodology. Yung chapter 4 sa inyong project study, ay ito ay results in discussion. Pero dito, engineering, design selection, and cost analysis. Yun lang naman na naiba. Ano? Pero ano ba ang inyong mga ilalagay dyan? Okay. So itong title proposal, as early as next week, kailangan po yan. No? Kailangan makapag-form na kayo ng group as early as today, then makapag-usap-usap na kung ano ang napupusuan na i-propose na topic. Kumbaga. Okay? So, the title includes the... itong format na to. Design of... Yung design capacity, ano? Saan gagamitin? And yung location. For example, itong nasa baba. Design of a 120 tons of refrigeration cold storage for chicken meat processing plant. So, yun na yung application of refrigeration design. Itong 120 tons of refrigeration, yun yung design capacity. And yung location, for example, Barangay Pinagsabangan, Rosario, Batangas. No? Pero hindi kayo basta-basta magka-craft ng topic. Ano ang prerequisite niyan? Kailangan may problem. Okay? So bakit kailangan may problem? Kasi ang nasa inyong SO2, babalikan natin, an ability to apply engineering design to produce solution that meet specified needs. Eh kung wala naman palang problem, bakit kayo magpo-propose niyan? Useless yan. Okay? So, hindi kayo basta magpo-propose lang out of nothing. Bakit nyo kailangang i-propose yan? Yun ang dapat masagot. No? Kaya sa inyong title proposal, although hindi nyo pa kailangan samahan itong design capacity kahit wala pa yan. Kasi saka nyo lang makakraft itong design capacity, saka nyo lang malalaman yan pagka marami na kayong nabasa. No? So dito, yung full context muna. Kumbaga yung general context of the problem. Ano ba yung mga problem na nag-exist doon na pwedeng gawa ng solution through the design of refrigeration system? For example, doon sa area nyo may kooperatiba. No? Tapos yung cooperative, siguro nagpo-produce ng mga processed meat. Then, anong nangyayari? Hindi sila makapag-produce ng marami since walang malaking cold storage. Doon pa lang, na-dramatize na maganda yung problem. So, in this regard, we are proposing to design a cold storage or a something sa product na minamanufacture nila. Okay, para tumaas yung productivity, para maiwasan yung spoilage, para ma-prolong yung mga shelf life ng mga product, etc. Okay, yun yung kailangan nyo. No, naiintindihan ka? Yes, po, sir. Okay. Kailangan yung i-dramatize ng ayos yung problem. Ano, Nestor Valenzuela? Okay? Sige, what else? Proponents of the project, month and year of project depends.
So, nandiyan din sa cover page and yung mga preliminary page natin. And next to that is the approval sheet. Pero huwag na naman lalagyan ng mga members and chairman. Hindi ito thesis. Siguro ilagay na lang ako, instructor. Instructor, ME417. So, nandoon ako. And lagyan na lang ng blank siguro dito sa may bandang kanan na ilagay nyo, external panel. Okay? Since at the end of the semester, kung may ma-invite tayo na external panel, mag-i-invite tayo. Yung mga free na umupo during defense. No? Kasi hindi naman pwede na ako lang. Baka kulang pa yung aking ibinigay na idea sa inyo. Baka may idea pa yung ibang engineer, no, regarding the design of mini industrial plant. So lagyan nyo na lang dito ng isang guhit, then sa baba, lagyan nyo na external panel. Yun na lang sa approval sheet. Ako sa kayong external panel. Then, yan, mga preliminary pages. Alam nyo na naman kung paano ipaplat yan dyan. No, may guide naman tayo sa paggawa ng thesis paper. Okay, kung hindi pa napapasa sa inyo yung file, siguro i-review ko yung file sa akin. Then, i-turn in ko rin sa ating Google Classroom para mabasa nyo. Okay? Then, the formal start of your problem dramatization ay nandito ito sa chapter 1. Introduction to propose project. Okay? So, hindi ito chikang introduction. Dapat ito ay naka-incline doon sa inyong problem statement. Ano ba yung introduction? Para kasi nga mangyayari dyan, inverted pyramid. Magsisimula kayo with the general context of the problem, then pababa ng pababa hanggang sa matumbok nyo yung inyong specific problem na pinopropose or gagawa ng solution. Okay? Yun yung sa introduction. Hindi pwedeng natalon-talon yung inyong statement dyan. No? Pagka nag-propose kayo, yan din ang babasahin ko. May problem ba talaga? Eh kung wala, eh bakit nagpo-propose pa ng ganyan? No? Next, the background of the study. So dito, yung specific problem na inyong isosolve bago kayo mag-arrive with the proper objectives. No? So dyan, very specific na yan, kailangan sagutin nyo na yung 5 basic question. Ano yung pinopropose? Bakit kayo nagpo-propose niyan? Saan ilalagay? Kailan? At paano? Okay? So i-discuss nyo answering these questions. Okay, pagka nasagot nyo na yan, how, no? Doon na papasok yung inyong objectives. Ano yung mga specific objectives na makakasolve ng inyong problem? Okay? So, pero dito naman sa objectives, design-based lang to. Hindi naman ito prototyping. Hindi na kayo kailangan mag-prototype pa ng industrial plant or refrigeration system plant. Napakalaki noon. Design lang. Kumbaga. Okay, and after declaring your objectives of the design project, so i-call out nyo din dyan under number 4, yung mga established parameter, yung mga parameter na makaka-apekto sa sizing calculation. For example, weather. No? Halimbawa, dun sa area, medyo malamig pala. Or dun sa area, medyo mainit. Baka maapektuhan yun, maapektuhan nun ang inyong system design. No? And ano yung mga possible effect nun? Alam mo, kumakapal po yung insulation pagka ganun kainit. Kailangan ganito kakapal yung insulation na gamitin. Kailangan ganitong type of insulation. Okay? So, kailangan yung i-establish yung mga parameters that will affect your design. No? So, moreover, nagpo-focus to sa thermal and heat transfer properties of materials na gagamitin and products na ilalagay nyo doon sa inyong system. Okay? Overview of the proposed design. So dito may block process diagram pa yung gagawin. So block process diagram meaning ano yung pagkakasunod-sunod, yung general process para makapag-output kayo ng ganung type of product. For example, ice or block of ice. Saan ba magsisimula yon? So block process diagram lang ang inyong ilalagay dyan muna.
No, kapag ka nag-i-start na kayo, kapag ka ito ay approved na, baka gawin nyo na agad ito by next week, tapos reject. So doon sa proposal, introduction lang, saka background, okay na yun. Pagka nabasa ko yung problem, so doon natin madi-decide kung approve or hindi. Okay, and design assumption. Design assumption, ginagawa yan pagka kulang yung related literature. Okay? Hindi laging assumption yung ginagawa natin. As much as possible, iniiwasan natin yung design assumption. Pero kung wala talaga, kailangan, reliable pa rin naman yung gagamitin nating assumption. For example, wala kayong nakitang related literature kung ano ang specific heat capacity of chicken meat. Dahil yun ang ipinopropose nyo. Sir, nagpopropose po kami ng cold storage for chicken meat. Pero wala kayong nakitang heat capacity for the product. Pwede kayong mag-assume dyan. Pero dapat supported by the previous study. Or kaya, itest nyo. Ipatest nyo. Pero doing so, kapag kasi ipinatest nyo, gagastos pa kayo dyan. Okay? So, kailangan very reliable yung inyong mga secondary data na gagamitin para mabawasan nyo yung mga assumption. Okay. Then, the conceptual paradigm, nandiyan pa rin naman. Bakit bumahalaga yung conceptual paradigm? Kasi, siya yung magiging pattern ng inyong chapter 2. Ano ba yung mga input? So, dito, IPO lang naman yan. Input, process, output. Ano yung mga input? Knowledge of refrigeration engineering. Knowledge about processes na gagawin nyo doon sa inyong design. So, dito, i-discuss mo siya. Ano? Sa process, process design, optimization, may konting discussion din dito sa chapter 2. Then, for the output, yan sa conceptual paradigm, as is na lang yung, kumbaga, title na lang noong inyong study yung nakalagay doon. Pero yung input process, di-discuss nyo dito. Okay, so what else? Definition of terms. Dito, pag nabasa ko yung paper nyo before, mga definition of terms ay kinuha lang kung saan-saan sa study. Hindi naman mahalaga. Binigyan lang ng meaning. Okay, nilagyan lang ng definition doon. Galing pang Wikipedia. Eh, wag na naman ganun, ano? Ang proper selection of terms na ilalagay nyo dito ay yung mga special terms na ginamit. Halimbawa, abbreviation. Ano yung meaning nun at paano siya ginamit sa study? Hindi definition from Wikipedia. Halimbawa, in this study, halimbawa, nag-define kayo FFA. Ano bang meaning ng FFA na yun? Bakit nyo ginamit yung abbreviation na yun? Baka siguro sobrang haba yung mga sentencing pagka ilalagay nyo pa yung words na ganun. O pwede nyo siyang i-define dito sa section na to. Pero ang pag-define, so salimbawa, so FFA is defined as a free fatty acid. For example, in this study, it is defined as the blah, blah, blah. Ginagamit po ito dito sa ganito. Ginamit po namin itong data ng nito dito sa section na to. Ganun. Yun ang proper na paglalagay ng definition of terms. Then, you have the chapter 2, kasi meron na kayong conceptual paradigm dito sa chapter 1. So, ano ba yung usual na papasok doon? Review of the proposed application of refrigeration system. Ano yung pinopropose nyo? O, doon kayo mag-start ng discussion. Okay, may nagtanong kanina, sir, ilan pong related literature ang kakailanganin namin? Kung kaya nyo buuin yung design ng tatatlo, wala namang problema. Pero kung hindi kaya, ay didamihan hanggang sa mabuo nyo yung conceptual discussion na gagamitin nyo during design dito sa chapter 3. Okay? Then, discussion about refrigeration, plant subsystem, and plant equipment. Okay? Para mabuo nyo yung related literature to create the full context of your design. Okay? Ayos pa tayo? Nakakasunod pa? Yes po, sir. Okay, so chapter 3. So since meron na kayong related literature dito sa chapter 2, pwede na kayong maggawa ng design variation.
na gagamitin nyo for design trade-offs later on. Mamimili kayo kasi ng best possible design. Okay? So kaya sinabi ko, 3 times ito nung nakaraan, no, kung yung dati kulang pa, eh enhance pa yun. So this is even much higher. Mas makapal yung magiging manuscript nyo dito. 3 design variation. Then padadaanan nyo ng mga trade-offs yan, trade-offs analysis. So dahil 3 yung i-declare nyo dyan, 3 yung kukumpute nyo ng heat load and thermodynamic calculation. Okay? 3 yung gagawa nyo ng system diagram. No? 3 yung gagawa nyo ng system components and sizing calculation. Yan, yung mga equipment involved doon sa loob ng inyong design. And individual equipment sizing, which includes optimization. So itong optimization, medyo mataas-taas na word ito. So in-add ko yan dyan since developed yung ating ILO number 4. Okay? So with that, kailangan nyo nitong tinatawag na design optimization. Hindi pwedeng basta kayo magde-design, okay na. Hindi yun yung ine-expect sa inyo. Okay? You need to optimize. Ano ba kapag sinabing optimization? No. Increasing the output, increasing the productivity, for example, while decreasing the amount of cost input. For example, sa ating mga pumps. No? Ano ba natin i-optimize ang pump? Eh, di pataasin natin yung pressure difference, pataasin natin yung flow, while reducing the energy consumption. Ganun. Okay, yun yung basic example ko with optimization. But with that, hindi nyo kaya ito ng manual calculation. Kasi iterative yung nature ng optimization. So with that, I will be using the EES. I-introduce ko sa inyo itong EES para at least makatulong sa inyong calculation technique. Okay? So bukas ko na ipakita yung interface ng EES. Pero matutuwa kayo pagka gumagamit kayo na ito. Kasi hindi nyo na kailangan tumingin sa steam table, hindi nyo na kailangan tumingin pa sa refrigeration table, hindi nyo na kailangan mag-conduct ng mga triple interpolation na tinatawag. Sobrang hirap nun. Kaya tulungan po kayo dyan. No? Introduce natin to para mapabilis yung inyong calculation. Eh, 3 to. 3 yung gagawin nyo hanggang number 4. 3 yung i-optimize nyo. And after that, chapter 4, dyan nakapaloob yung engineering, design, selection, and cost analysis. So doon sa number 1, under chapter 4, 3 pa rin ang gagawa nyo ng cost-benefit analysis dyan. No, ano yung initial project cost? Ano yung operational cost? Ano yung maintenance noong bawat isa? Ano yung payback period? And economic evaluation and selection. Ano yung pinaka economic sa 3? Okay? So saan po mag-e-end yung 3 na design na ginagawa namin? Mag-e-end yun dito sa 2 under chapter 4. Design, trade-off, selection. Pero usually, ang ginagawa kasi ng mga student, ang kinoconsider na lang nila ay cost. Pero mali. Okay? Dapat, pinapadaan natin siya doon sa tinatawag na Pareto analysis. Kumbaga, halimbawa, yung isang system configuration, pinakamura nga siya. Pero, hindi naman pala natin na-consider yung safety. Okay? Yung types of equipment na ginamit natin doon, ay hindi naayon doon sa safety requirement of the process. So bagsak siya sa Pareto. Although pasado siya sa economic factor. Okay? So along the way, i-guide po kayo kung paano gumagawa ng Pareto analysis. And paano ko tayo nag-come up with the selection of design trade-off. Okay, so dito magtatapos yung isa. Dito kasi pipili na kayo ng isa dyan sa number 2. And right after that, doon na kayo magdo-draw out ng conclusion and recommendation doon sa napili niyong design. Kumbaga, di ba, nabasa ito ng mga future student of refrigeration engineering, refrigeration system. So, pwede yun ang gawin nilang problem. Doon sila mag-draw out ng objectives doon sa problem na or recommendation nyo na sinasabi dito.
Okay, right after nyan, chapter 5, dyan papasok yung sa appendices natin, yung mga catalogs na ginamit. Since magre-refer tayo sa standard product catalog, halimbawa, bibili tayo ng condenser. Ano yung type of condenser? Ano yung capacity based on your calculated value? Ano yung kanyang mga specification? So, kasi i-declare nyo yan dito sa may bandang taas. No, equipment schedule based on equipment catalog. Para malaman nyo kung gaano kamahal yung equipment. Eh, hindi nyo na-determine kung gaano kamahal. Eh, nagpasalasala kayo dito sa cost-benefit analysis. Ulit yan. Mula unahan. Okay? So, iingatan yung mga calculation na ganun. Dito naman, guided na kayo. Nandiyan na lahat. So, mamaya, i-upload ko na lang ito sa Google Classroom para meron kayong reference. Okay, so, design library, nandiyan din yung mga drawings na kakailanganin. Saan siya i-drawing. So, siguro bukas ipakita ko sa inyo yung mga reference na ginagamit natin. Saan ba dino-drawing yung mga mechanical drawing natin, no? So, yan naman lahat ay nasa PMA ko. Okay, guided naman tayo ng PMA ko. Kaya walang problem. Related computations. Kung meron kayong mga manual calculation na ginawa or kung gagamit kayo ng EES, so nandoon yung mga codes na ginamit nyo and results of calculation, software calculation. Project documentation and the curriculum vitae. Nandiyan dyan lahat sa appendices. Okay, so with regards to your proposal, ano ba yung mga possible areas na pwedeng pag-originitan ng inyong mga problem. No? So, it's either the food processing plant. So, food processing plant, yung gaya na sinasabi ko kanina, may cooperative sa inyong lugar, then mag-ano kayo. Mag-propose kayo ng engineering solution para ma-enhance yung kanilang production. Ma-enhance yung kanilang productivity. Okay? Pwedeng production plant and manufacturing plant. Doon sa aking dating pinagtatrabahuhan, meron silang binibiling mga finishing materials doon, but hindi nila pwedeng i-store under room temperature. Ini-store nila under storage having a temperature of negative 20 para hindi agad ma-expire. O pwedeng yun ang maging problem statement nyo. Or chemical process plant. Halimbawa, oxygen plant. Paano ba nag-harness ng oxygen? So for sure, yan ay mechanical refrigeration din ang ginagamit dyan. To separate the molecules of the air, no? The oxygen and nitrogen, kumbaga. Ano pa? Cryogenics. Pwede din cryogenics. Or yung extreme low temperature refrigeration system. So yun yung mga possible na areas of design project. Okay, may question ba? Wala naman po, sir. Wala naman po, sir. So far, wala. Sige. So dito muna natin tatapusin. Pero mamaya, mag-form na kayo ng group, group of five yun, then isip na ng mga idea. Dahil by next week, so week 2, kailangan nyo na nito, title proposal for the design project. Pero huwag munang isipin yung design capacity ha, baka kaya may hihirapan. Ay, sir, kailangan po ng design capacity, hindi namin ma-design. Huwag muna lagyan yan. Okay, ito kasi ma-formulate nyo yan pagka okay na yung inyong related literature and dramatization of the problem sa inyong introduction and background. Okay, saka nyo mati-decide kung ano talaga yung value nito. Okay, so sige, wait lang ha, screenshot ko lang itong meeting para alam ko kung sino umattend. Wait lang, standby. Sir, good yes, afternoon. Sir. May iba pong na-disconnect kasi po, naka-data lang. Sige, meron pa naman atang ano. Ano mo section nyo, 3208? Yes, yes po.
Sige, mamaya naman may magsasend ng credential ng meeting sa akin, yung attendance. So, marireview ko pa rin doon kung sino talagang umattend. Okay? So, for now, hanggang dyan muna. Then, bukas, kung kayang face-to-face, face-to-face tayo. Kasi, ad week. Okay? So, sige. Kung wala nang question, kita-kits na lang bukas. Thank you. Sir, ah, yes, may room assignment na po. Wala pang room assignment, pero may mga bakanting room na pwedeng gamitin. Okay po, sir. Thank you po. Sige. Thank sir, you. Question lang po ulit. Sige. Ask ko lang pong ilalabas niyo po yung mga PDFs na interesting. Oh, yeah. Oh, i-upload ko to sa Google Classroom later on. Okay, sige po. Thank you po. Okay. Meron pa? Wala na po, sir. Thank you po. Sige, wala na. Thank you. And see you tomorrow.